Ang daming bahay ni nanay. Sana all maraming bahay. Ito yung bahay niya. Tapos meron pa siya dito. Agawin daw niya po itong papahan. Hindi siya matutulog. Magandang hapon po mga kadong scares. Andito tayo ngayon kina Nanay Rose. At ito ay pang 7 araw na po ng paggawa ng bahay nila. So kumustahin po natin. Medyo hindi agad kami nakabalik dito at nagkasakit po kami ni Sir Christian. Yan, kasama ko si Sir. Ito natayo na. Meron ng dingding. So yan po, nakikita nyo sa likod namin. Napakabilis po ng paggawa. Dahil sinasamantala natin yung init ng panahon, kung uulan mahirap pong maggawa ng yung magtuloy-tuloy yung paggawa ng bahay ni Nanay Rose. Kaya tingnan po natin yung mga kailangan pa, baka marami pa pong kailangan na bilhin. Saka sina Boss Gary. Yung hapon kami nakapunta dito dahil nga medyo masama po ang pakiramdam kanina ng umaga. Ngayon, halata naman po sa boses namin. Sa boses ko na may sakit pa konti. Eh, nakainom naman na tayo ng gamot at nagbabitamins. Kaya ito po yung bahay na pinapagawa natin. Tingnan nyo po. Habang nagme-merienda sila, kausapin natin si Boss Gary. Yan. Si Nanay Rose, malapit na makalipat. Nagpo-flooring na pala sila ngayong araw. Bali, inuna nila yung mga dingding at saka bubong para umulan man. Tuloy po yung paggawa dito sa bahay. Yan, Boss Gary, kamusta naman kayo dito? Medyo matagal kaming hindi nakapunta. Yun pala mga tatanungin din natin. Ito na pala, dumating na din yung kawayan. So magkano nanay po yung kawayan? Dalawa. Dalawa po yung naputol niyo. Yan, yung gagamitin natin sa lababo. At saka yung pang dingding ng lababo. Kasya na kaya, Boss Gary, itong dalawang naputol nila? Kawayan ni Nanay Rose. Bali, magkano po yung isang putol nun? 200 po, sir. Ayan, may utang po tayo kay Nanay Rose na 200. Dahil doon nga po sa kawayan. Kayo na po ang pumutol nito? Sila na ang pumutol ng kawayan. Ano pa, Boss Gary, yung kulang natin? Marami sila pa natin yan. Oo nga pala. Oh, masilya. Yun ang mga bibili, no? Masilya yung gilid. Wala naman, masilya lang ang kulang. At saka pintura pala. Oo. Pero yung pang finish natin, Boss Gary, ito sa gilid. Kasya na po yung isang supot. Kasi pipinisin po hindi yan ganyan. Kasi kung uulan, madaling masira ang simento pag walang finish. Ayos, so medyo mataas po yung gawa ng bahay. Hindi mainit. Tsaka ano pang kulang. Pako, okay pa yung mga kulang, mga ano pa? Sakto pa? Ay, yung pang pako natin sa kawayan. Pang una lang ba yung gagamitin doon? Muna. Yan, merienda time muna tayo. Lagi merienda. Si Boss Gary talagang boss na masipag. Yung boss namin dito. Tinan nyo po yung mga ano nyo. Nauna,
Nauna lang merienda itong mga, ano itong mga week. Ito ang tingnan mo yung boss namin. Oh. Siya pa yung last na magmerienda. Mga nalalaman natin dito kay Edmond, wala. Mahinang nila lang po at no, pagod po agad o. Oh. Magbaya po yan. Yan, papakita po namin sa inyo yung loob. Bali, ito, tinatapos na yung flooring. Saka pipinisin itong mga dingding na simento. Dalawang patong po na simento yung ginawa natin. At magkakaroon po dyan ng kwarto. Dito po. Tapos dito magkakaroon ng lababo nila na kawayan po yung dingding para medyo presko. Gano'ng kataas ito, Boss Gary? 9. 9 feet, ano ba? 9 feet. Nailagay na rin pala nila itong doorknob. Ala, sakto pa kaya magkaroon ng... Paano? Ay, galing doon? Ayo, at least andito naman yung bintana. Meron sa ano? Sa harap. Hindi na po nilagyan ng bintana dito. Harap na lang ng kwarto. Bali, kwarto po yan. Magkakaroon ng divider. Kwarto. Yan yung bintana ng kwarto. Ay, yung pintuan, Boss Gary, ng kwarto. Saan natin lalagay dyan? Dito sa... Ito yung dito sila lalagay ng lamisa nila. Ay, oo. Dito yung... Dito po yung pintuan. Bali, kung... May mga titira sa budget natin, bibili din natin ng mga gamit ni Nanay Rose, yung mga lagayan ng damit, tsaka lamesa, tsaka ano, swimming pool. Malaki pa dito, masarap mag-swimming pool dito. Dito po sa gilid na to, may sukat. Lalagyan natin ng ano. Ano pa nga yung request ni nanay? Umbrella dito. Gagawin ng resort. Dating na natin itong harap. Talaga masipag si Boss Gary. Pako ang kanyang minemerienda. Merienda muna, Boss Gary. Ah. Ngayon ay alas 3 ng 3:50 ng hapon. Hapon na kami at sobrahan sa ulan. Ulan, init. Oh, tsaka ano, bigla nang umuulan. Naabutan kami. Oo, oh, kasi nalagay naman agad yung... Oo, oh, nilagyan agad ng bubong eh. Kaya ayos. Ayo, ito muna yung... Napakita natin yung... Ang daming bahay ni nanay. Sana all, maraming bahay. Ito yung bahay niya, at meron pa siya dito. Agawin daw niya po itong papahan, dito siya matutulog. O, oh, di, discarte, di ba nanay? Sabi niya sa akin kanina, papapahan ko yan, sir. Dito muna siya. Oh, dito muna sila, kasi basa nga yung flooring. Nakatuwan-tuwan na si nanay. Nung una namin nakausap si nanay, ano eh, laging umiiyak. Ngayon, oh, pagkakadalaw namin dito, maganda na yung ngiti ni nanay. Tingin nga na yung ngiti mo. Marami pong salamat sa lahat ng ano, ng ating mga subscribers. Kunwari layo. Napaspasan lang po talaga yan at bakyaw. Ay, baka nga abutan kami ng ulan. Oo. Kasi magpapasok na po ang Mayo. Papasok na rin yung mga bagyo dito sa Pilipinas. Kaya todo paspasan na nga yung gawa ni Boss Gary para matapos agad. Kasi pag umuulan, mahirap na magpintura. Baka lumubo yung mga pintura, ano? Bibili na tayo bukas ng masilya. Sana pag may mga budget pa. Ano pa mga, i-request nyo nga po ano magandang kulay. O po, gumbiyahero pa rin yung kulay natin na gagamitin. Kulay yan. Kulay pula, grabe. Ano yan? Red house?
dyan. Comment po kayo ano yung mga pwede nating ikulay dito sa bahay ni na Nanay Rose. Dito na yung kawayan. Sa kahoy, Boss Gary, okay naman yung kahoy? Oo. Marami pa doon, nandun. Okay. Bali, kung ano pa yung comment ninyo, yun na po yung bibili natin na pintura. Ikaw, Nanay Rose, anong gusto mong pintura? Anong kulay? Sir, gusto ko yellow. Yellow? Puro rin na po sa paligid eh. At sa cortina, sir, yellow gusto ko. Oh, yellow ang gusto daw ni Nanay. Na-comment po kayo kung anong maganda yung pugong biyahero. Ang gusto ni Nanay Rose ay yellow. Bakit? Kitang-kita yan, ano? Kung dilaw? Kung dilaw ito? Kitang-kita. Pero, dapat pala gumagawa na tayo ng sarili nating tatak. Pugong biyahero team tayo. Pero, iba yung tatak ng Dongs TV, no? Dongs TV. Yung programa po nating Dongs TV Cares. So, comment po kayo kung ano yung magandang kulay. Bagay, kung saan-saan kami makarating, lahat ng pugong biyahero nasa Mindanao po sila ngayon. Sina Sir Paul nasa Davao. Yung pinapagawa ni Sir Paul doon na bahay ni Aisa, na 5 years old din po, na may lolang bulag. Tingnan natin kung ano yung kulay na ipapagawa niya doon. Kasi ang tatakbo ng pugong biyahero talaga ay apple green, na ang haligi po ay mga kulay maroon. Tingnan natin. Oh, ito yung gilid. Bali, dapat dito daw lalagyan ng bintana. Kaya lang, bintana naman na dito sa harap ng kwarto. Kasi kwarto na po ito. Hindi na nilagyan ng bintana dyan. Ayos. Kaya dito din nag ano ng buhang, anong buhangin at mga semento para po dito sa harap tumigas yung magkaroon ng semento dito. At least hindi po putikin. Tulungan niyo po kami kung ano ang magandang kulay ng bahay. Hindi ko maalala yung kinatatay dyan, yung kinadyon na bahay. Kung ilang wasilya yung binili namin doon. Yan, ito yung likod. Oh, tsaka itong mga dugsungan siguro. Oh. Kung pinapa-estimate natin kay Boss Gary yung kung ilang... Ay! Dahil palang aso dito. Kung ilang masilya ang bibili natin. Dito na kasi sa likod itong lababo. Ba ito mahaba? Ayan, ito yung likod. Dito pala yung labahan. Sakto, ito yung likod nila. Napit na pong matapos to, bali. Nakaka 7 days na tayo. 1 week. Nung sinimulan po itong bahay. Ayan na. Ito na po yung pangarap nating munting tahanan para kina Nanay Rose. Nagiging na unti-unti nang nabubuo yung drawing. Na unti-unti nang nabubuo yung drawing. Ayos po yung pagkakagawa dahil mataas. Hindi mainit dito sa loob. At may bintana ang kwarto, may bintana yung sala. Sana nga ay makatapos agad tayo bago mag-ulanin dahil Mayo na nga. May tira tayong budget, makakabili tayo ng mga kailangan ni Nanay. Mga gamit nila sa bahay. Wala po silang lagayan ng mga damit. Nanay, wala kayong maayos na lagayan? Kasi nakalagay po sa kanila, anak, gamit nila, nasa sako yung mga damit nila. Yung ibang gamit na sa karton. Ito po yung mga gamit ni Nanay.
Marami po silang kailangan natin. Pag may natira po sa ating budget sa paggawa ng bahay, ibibili natin sila ng yung maayos na mga baso. Ito lang yung gamit nila. Maayos na lagayan ng plato. Tsaka yung mismo Durabox po. Para may lagayan sila ng damit kasi nasa sako lang yung mga damit nila. Dito lang muna sila pansamantala dahil nga basa po yung flooring, hindi sila makakatulog doon. Tsaka ho, maayos na kama para doon sa kwarto ni nanay. Alam mo po yun na isang linggo, ito lang dati yung ito yung tinitirhan nila. Ganito. Kahit pa paano, ito na yung munting tahanan nila. Na unti-unti nating binubo. Yung sa tulong po ni na Boss Gary. Sana ay marami pa tayong project na mapagawa kasama si na Boss Gary. Yun po ang ating target. Dahil si na Sir Paul, nakarating na po ngayon ng Mindanao. Marami po tayong mga kababayan na kailangan tulungan. Hindi masyado nakikita sa social media. Hindi masyado nakikita sa mga nakaupo na may mga ganitong kababayan tayo nasa liblib na lugar na hindi nakikita ng mga nasa syudad. Na dapat po nating bigyang pansin. Kaya sa bumubuo po kami ng Pugong Biyahero Team, Dongs TV Care sa programa, mas marami po tayong bahay na may pagawa para po sa ating mga kababayan. Katulad ni Nanay Rose. Usapin po natin si Nanay Rose. Si Nanay Rose yun. Mukhang maniningil. Saan mo na bili yung bago mong bag, Nay? Adi yan. May donya ng si Nanay Rose. Parang ano, daming pera at ang laman yan. Mga ano po? Ano pong masasabi nyo sa mga OFW? Mga subscribers natin na nagtulong-tulong po na mabuo itong munting tahanan ninyo. Sir, ang sabi ko po ay una-una po ay napapasalamat ako sa inyo. Pag hindi tapos. Oh, malapit na mong matapos yan. 1 week pa lang. Ganyan o. Oh. May haligi na, may dingding. Ilang araw na lang po matatapos na yan. Lalagyan natin ng pintura para komportable po kayo at safe kayo kahit na bumagyo. Meron kayong masisilungan na hindi kayo natatakot na baka gumuho yung bahay mong tinali. Kasi yung bahay niya, tinali lang niya nung una namin punta dito. Thank you.